Hello mga ka-J-Lovers, Giovanni B. nagbabalik. So problem nitong Sakura 737, so original to, ay weak ang sound o mahinang sound. Yan ang didiskubrihin natin kung ba't mahina yung sound niya. Ititest natin muna yung ano nito, yung input audio, kung malakas ba. So test natin mga ka-J-Lovers, so nakasit na siya. So naka-extend na tayo sa Bolt DC. So itetest na natin yung audio nito. So okay naman yung audio nito, both left and right, malakas naman. So may problema dun sa tone control. So dun tayo mag-check mga ka-J-Lovers. So dyan tayo mag-check. So ano pang iniintay natin? Let's get started. Kabit lang natin muna to mga ka-J-Lovers para maka-proceed tayo dito sa tone control. So buksan lang natin to, yung connection dito, yung mga knob niya alisin natin. Tapos yung ito, mga connection sa tawag yan, indicator light sa mga knob, tanggalin lang natin. Yan, kita nyo, may ilaw siya. So audio ko lang muna siya. Try kong mag-locate ng audio dito. So wala tayong nahanap mga ka-J-Lovers na audio. So kailangan talaga natin tong baklasin para ma-check natin ng maigi mga ka-J-Lovers. So baklasin lang natin to. Fast forward lang natin mga ka-J-Lovers. So habang pinapas forward natin to, lagi kong sinasabi, kung bago kayo sa aking channel at napadaan lang, please subscribe and pahit ng notification bell. At pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video, para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng video mga ka-J-Lovers. So trace natin tong maigi kung bakit napakahina yung tunog nito. So dapat nating hanapin. So nag-audio test tayo dun sa main amplifier circuit. Okay naman yung audio, medyo malakas naman siya. So dito talaga problema sa tone control or pwede sa input. So hindi pa natin alam. So unahin muna natin tone control para malaman natin kung saan talaga yun pinakasira natin. So trace to muna tayo mga ka-J-Lovers. Ito na yung pinaka main, tawag niyan, main volume control natin. So mag-audio test tayo dyan. Tapos try natin kung meron siyang audio sa out. Kung wala naman, try natin tanggalin. Ipalit natin yung sa mic na control. Ipagpalit lang natin. Tanggalin lang muna natin tong pinaka main volume control natin mga ka-J-Lovers. So fast forward natin para hindi kayo mabagot. So habang pinapas forward ko ulit to mga ka-J-Lovers, kung bago kayo sa aking channel, consider nyo naman mag-subscribe and pahit ng notification bell para updated ka kung may bago akong nilabas o in-upload ng mga video. So pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video natin para tuloy-tuloy yung paggawa natin mga ka-J-Lovers. So ayan, dinidisolder ko lang para matanggal natin tong main volume control natin. Pagkatanggal natin ito, try natin mag audio test. So pag nagkaroon siya ng audio test naman napakalakas, hugutin natin tong sa mic volume. Pagpalit lang natin.
Bali swap natin. Tapos testingin natin kung tumunog na ba siya na malakas. Pag hindi pa rin, so troubleshoot ulit tayo mga ka-G-lovers. So ayan, medyo madali na tayong matapos pagtanggal nito. So, i-audio test natin to mga ka-G-lovers. Try natin kung both left and right malakas ba siya. Pag malakas to, so may posibilidad volume control yung sira natin. Try natin i-swap. Tapos testingin natin. Pag tumunog na siya, swerte natin. Pag hindi pa rin, troubleshoot ulit tayo. So, ganyan lang pagto-troubleshoot nito mga ka-G-lovers. Bali, napakinggan nyo naman mga ka-G-lovers, both left and right, napakalakas yung audio. So, try natin. So, subukan natin tanggalin tong mic volume, ilagay natin dyan sa lagayan ng master volume. So, testingin natin mga ka-G-lovers. So, baka kasi gas-gas yung carbon nito, pero hindi pa natin alam kasi pag ganun pa rin, mahina pa rin, so hindi volume yung sira. So, try lang natin i-swap to. So, pagpalitin lang natin mga ka-G-lovers. So, tanggalin ko lang. So, tanggalin lang natin tong mic volume mga ka-G-lovers. So, sa totoo lang mga ka-G-lovers, itong Sakura na 737, medyo mahirap na model tong ayusin. So, sinasabi ko sa inyo mga ka-G-lovers. So, nararanasan ko kasi medyo mahirap-hirap tong ayusin. Bukod sa napakadaming parts na dapat mong itest dyan, kasi dami mga pyesa yan. So, kakaiba rin ang pagbo-voltage biasing nito. Kaya medyo mahirap-hirap talaga tong repairin itong Sakura 737. So, itong ginagawa natin na 737 pala ay original to na Sakura. So, ang nagpagawa nito yung nakarid kanina na sinasabi ko sa inyo, isa sa mga follower natin yan. So, umuwi siya galing Maynila. So, dito na pinayo sa akin dahil dito na rin siguro siya nakapagpangasawa. So, tanggalin ko lang to tapos ilagay natin yan sa kabila mga ka-G-lovers. Subukan lang natin. So, parehas naman silang 100K. So, yun sa dulo niyan ay motor. So, naka-motor na to. Resolder lang natin to. Tapos, try natin i-audio test to. So, hindi pantay. Pantayin ko lang yung pagkalagay natin. Hindi umabot yung mga paa dun sa ano, idiin ko lang yan. So, okay na yan. So, resolda lang natin to mga ka-G-lovers.
So ganun pa rin mga ka-G-lovers, napakahina niya pa rin. So ibig sabihin hindi sira yung volume na yon. So nag-swap na tayo, ganun pa rin napakahina. So may ibang problema to mga ka-G-lovers. Yun ang ititrace natin. So hindi ito sira, volume control na to. So ikabit na lang natin yan mamaya mga ka-G-lovers. Hindi, kasi pinaglipat ko yun sa mic. Nilipat ko dito sa ano, sa main. Pinagalit mo yung ano? Oh, pinag-shock ko muna sila para malaman kung volume talaga, hindi nasira ang volume. Parehas din yan tunog. Ibig sabihin, nasa banda na yan dito, sa tone control na yan. Ay, dito sa pre. Anong tawag yan? Oh, sa input board. Ganyan rin ginawa ko dati, pinalit ko yan. Lagay ko doon sa ano. So ang problema nito mga ka-G-lovers, pag nakalagay yung volume, parang hinuhold down nyo yung sound. Napakahina. Yan. Yung output, nag-aling papuntang main amplifier circuit, medyo malakas. Pero dito sa input, na galing mga pre-amp IC, napakahina. So napakahina talaga dito sa may input niya. Papunta na yan dun sa IC natin na GRC4558. Pero dyan muna siya dadaanan muna siya ng mga resistor at kapasitor. Bale, ilang minuto na tayo nagto-troubleshoot nito, hindi pa rin natin makuha-kuha mga ka-G-lovers. So ibig sabihin nahihirapan tayo. So kailangan talaga mabusisin pag-trace nito. So ang problema talaga dito, yung papunta na yan doon sa preamp IC natin, walang tunog, parang hinuhold down yung tunog niya. Yung audio niya, pero dito sa papuntang amplifier, okay naman. So, nagtitrace lang ako muna mga ka-G-lovers at pinag-iisipan ko kung anong step ang gagawin ko. So, dapat ang mga ganito pinag-iisipan talaga. So, yan. Kita nyo naman, trinitrace ko lang siya habang nag-iisip ako. So pag galing dito, may dadaanan siyang dalawang ceramic capacitor, papunta na yan dun sa IC. So try ko kayang, tawag niyan, try ko kayang i-bypass muna to.
So i-bypass muna natin to mga ka-G-lovers, kasi kung may posibilidad na sira yung ano niya, yung ceramic. So try ko muna siyang ihang, tapos i-audio test ko siya. Tapos i-bypass natin siya mamaya. Yan yung ceramic na sinasabi ko, dinadaanan niya, papunta na yan dun sa ano natin, sa pinaka pre-ampaisin natin. So nakikita nyo na mga ka-G-lovers, nahihirapan ako, diba? So, sabi ko na sa inyo, yung mga ganitong unit o ganitong model pala ng Sakura, yung matataas na ang watts, so medyo mahirap talagang i-trace. So kailangan mo talaga mabusising, pagtyagaan mga ka-G-lovers bago mo siya makuha. So hindi ka dapat dito magbaktas-baktas o magtawag nyan, mag-jump sa another na naman na hindi ka pa na isa-isa yung mga parts. So dapat talaga tiyagaan mo to mga ka-G-lovers hanggang sa makuha natin. Ina-analyze ko siya maigi mga ka-G-lovers. So pinag-iisipan ko siya at pinipinpoint ko muna yung mga audio nito na dapat ko siyang makuha. So pag na-analyze ko na siya, so may isipan ko na kung ano dapat kong gawin. So try ko muna siyang tawag niyan i-bypass mga ka-G-lovers, para kasi sira itong ceramic. Pag ganun pa rin, so troubleshoot ulit tayo mga ka-G-lovers. Wait lang, pinabypass lang natin to, ginajumperan muna. Yan, pagkatapos ito, try natin i-audio test ulit mga ka-G-lovers. Nung kinabit na natin yung ceramic capacitor at binypass, ganun pa rin. So napakahina pa rin yung papuntang preamp IC. So lagyan natin ng sound para malaman natin kung ganun ba talaga kahina pa. Okay.
Ganun pa nga talaga mga ka-G-Lovers. So sinagad ko na yung volume, ganun pa rin. So talagang napakahirap siyang i-troubleshoot. So proceed na tayo sa iba naman. Iba naman tayong ano, iba naman tayong parts mag detrace mga ka-G-Lovers. So napakahina pa rin. So tiyaga-tiyaga lang. So huwag kayong basta susuko. So lalo na kung nasa shop kayo tapos nakabantay pa yung may-ari. So talagang mahihirapan kayo niyan. So kailangan nakapokus yung utak nyo diyan. So ako nga minsan na-challenge pa nga ako nito sa mga ganito. Kasi habang nagre-repair ako, nagbubantay pa minsan ako ng nitong shop na to. Kasi pag may bumibili, kakausapin ko siya. Pag may customer, kakausapin ko siya. Tapos pagkatapos ko niyan makausap siya, tawag niyan, pagkatapos ko niyan siya makausap, balik na naman ako sa troubleshooting. So try natin bypass yung audio. Nung binypass ko yung audio mga ka-G-Lovers, malakas siya. So ibig sabihin, sa preamp, IC ang problema niya. Yan yung preamp IC niya. So number nito ay GRC4558. So tanggalin lang natin to, tapos actual natin palitan siya. So bago ko siya muna tanggalin, try ko muna siyang voltage check. Kasi kung walang supply to, di supply ang problema. Pag may supply to, baka IC talaga yung problema niya. So itest lang natin to mga ka-G-Lovers. So para malaman natin kung ano ba talaga, kung palitan natin ng IC o sa boltahe lang yung problema. So test na natin. So pinpoint tayo mga ka-G-Lovers sa supply niya sa BCC at ground. So doon tayo sa pin number 4 at pin number 8 ata. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang supply ng GRC4558. So kung hindi lang ako nagkakamali, parang pin number 4 at pin number 8. So test lang natin to mga ka-G-Lovers. Lumakas kaya lang. Kanina binypass ko lang yung audio kanina, lumakas na. Kaya lang baka may problema dito sa may preamp na itong IC. Itetest ko lang. So ayan, itest na natin kung may voltage siya. So meron siyang 23. So ibig sabihin may supply siyang maigi o may tamang voltage siya o nasusupplyan yung IC niya. So ibig sabihin talagang may sira tong IC. So tanggalin lang natin tong IC at try natin siyang palitan mga ka-G-Lovers. So yan nga mga ka-G-Lovers, kita nyo 4558, GRC siya 4558. So palitan lang natin to. So ito nakakuha na ako ng bago. So ito yung ipapalit natin. So kabit ko lang siya mga ka-G-Lovers, tapos testingin natin kung umokay na ba yung tunog. So yan, nakapass forward na tayo para mas madali. So sa totoo lang medyo natagalan tayo sa pag-aayos nito mga ka-G-Lovers. So kung hindi ko to pinapass forward, mas lalong mas matagal pa siguro to. So kita nyo natagalan tayo sa pag-troubleshoot. So next natin ay naikabit na natin yung GRC4558. Try natin testingin. So ayan na nga mga ka-G-Lovers, so okay na, malakas na yung sound niya. So doon yung pala ang pinaka problema niya, yung
free amp IC, yung GRC4558, yun lang pala ang pinakadahilan kung ba't napakahina to mga ka-G-lovers. So nahirapan pa tayo. So at least nakita nyo kung paano ko siya trinase o paano ko siya inisa-isa para mahanap. Hindi kasi ako basta-basta nagpapalit ng pisa hanggat hindi ko nasisigurado muna na sira siya. So kaya inisa-isa natin. So takpan na lang natin to. So yan, ikabit ko na lahat pati yung mga volume ng mic control. So okay na siya mga ka-G-lovers, okay na, kita nyo, napakalakas na siya. Bali, binababaan ko lang muna yung volume lock kasi napakalakas nito, baka sirain yung speaker ko. So binababaan ko lang yung volume lock. So okay na siya, thank you very much mga ka-G-lovers.